Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ang pag-uusapan naman natin ay kung paano ba mag-check ng isang coil type non-inverter refrigerator. Pero bago yon, alamin muna natin kung ano yung mga pyesa na meron to at kung paano ito gumagana. At papahapyawan na rin natin ng paliwanag ng ating refrigeration cycle para mas maintindihan din natin kung paano gumagana itong ating unit. Bali sa ating refrigeration cycle, meron tayong tinatawag na main parts of refrigeration cycle. Ito ay yung compressor, condenser, evaporator, at yung metering device natin. Ang metering device natin ay pwedeng maging expansion valve or capillary tube. Depende sa design ng manufacturer. Pero kadalasan sa mga domestic refrigerator at sa mga maliliit na aircon, ang ginagamit ay capillary tube. Yung expansion valve binagamit sa mga mas malalaki ng unit sa mga commercial refrigeration or dun sa mga pang storage room at malalaking aircon. Bali yung filter dryer, idinagdag ko lang siya sa ating diagram para mas mapamilyar kayo sa pwesto ng ating system. Bali gusto kong tandaan nyo yung pwesto na yan dahil maging malaki man ang unit o mas maliit, maparet man yan o aircon, ganito pa rin ang magiging pwesto ng ating system. Maaring may madadagdag sa kanilang accessories na tatalakayin natin sa mga susunod na video, pero hindi yan mababawasan. Bali, dito naman tayo ngayon sa refrigeration cycle. Assuming na ito yung ating system at meron siyang refrigerant o yung tinatawag na freon na madalas na nagiging term sa refrigeration. Dito sa side na to, maaaring meron tayong low pressure, low temperature gas refrigerant. Papasok siya dito sa ating suction line papunta ng compressor at i-convert naman niya sa high pressure, high temperature gas refrigerant. Papunta dito sa ating condenser, habang dumadaloy siya dyan, maku-convert naman yan sa high pressure, high temperature liquid refrigerant. Ngayon papasok siya dito sa ating filter dryer. At yung high pressure, high temperature liquid refrigerant natin ay papasok na dito sa ating metering device or capillary. At paglabas niya dito ay magiging low pressure, low temperature liquid refrigerant na siya. Ngayon habang dumadaan siya dito at na-absorb niya yung init galing dun sa ating load, sa ating product na nasa loob ng ref, yung liquid refrigerant natin na low pressure, low temperature ay makakonvert naman ulit sa low pressure, low temperature gas refrigerant at papasok ulit yan dito sa ating compressor para makonvert sa high pressure, high temperature gas at paulit-ulit yung cycle na yan. Pero bago mangyari yung cycle na ipinaliwanag natin kanina, ay dapat na gumagana muna yung ating compressor. Kaya aalamin din natin muna ngayon kung ano-ano yung pyesa ng compressor at kung paano siya gumagana. Ang compressor ay mayroong tatlong terminal. Ito yung tinatawag nating common, starting, at running. Sa CSR natin or sa common, starting, at running, merong nakakabit dyan na OLP at relay. Bali, ganito nakakonekta itong ating OLP relay
at yung ating thermostat. Sa thermostat natin, wala lang akong example, pero meron na tayo sa ibang video at naipaliwanag ko na rin yung gamit nandun. Bali, yung common natin na connect yan sa ating OLP. Dadaan siya sa ating thermostat na ating pinaka control or yung ating pinaka switch bago siya dumating dito sa ating line 1. At yung line 2 natin nakakonect na yan dito sa ating relay. Bali, yung terminal ng ating compressor nakapasok yan dito. Connected lang yan dito sa katapat ng terminal. At yung isang line, yun yung nakabit dito sa ating line 2. Bali, dalawang terminal to pero isa lang ang gagamitin nyo dito. Kung saan lang na-connect yung ating running. At yung ating common naman ay para dito sa ating OLP. Kung hindi nyo pa, kung nalilito kayo kung alin dyan sa compressor yung CSR, meron din tayong video kung paano malaman ang CSR ng ating compressor. At nandun na rin kung paano natin i-check kung buo ba o ayos yung ating compressor. Bago tayo dumating sa main topic natin kung paano mag-check ng non-inverter coil type refrigerator, papakita ko muna sa inyo yung actual unit ng isang coil type. At para makita nyo rin ang actual, yung mga pyesa na binanggit ko dito sa ating diagram. Bali, ito yung actual unit na example natin. Bali, coil type refrigerator to, na non-inverter. Makikita nyo, ito yung compressor. Ito yung discharge nya. Papunta dito sa condenser. At yung kabilang dulo ng condenser, dito mapupunta yon sa ating filter dryer. At yung dulo ng filter dryer natin ay merong metering device. Ang ginamit natin ay capillary tube. Mas payat siya. Mas payat siya ang capillary tube kumpara sa ating ibang tubo. Yung dulo ng capillary tube natin nakakonect yan dito sa evaporator. Ito yung tinatawag natin coil. Kaya tinawag natin tong coil type. At yung kabilang dulo ng ating evaporator coil nakakonect yan pabalik dito sa ating compressor. Bumalikan sa ating compressor. Dito naman tayo ngayon sa ating compressor. Ang compressor natin ay merong relay at OLP. Bali, nakakonect lang yan dito. Yung sinasabi natin sa diagram kanina na line 1. Ito naman yung line 2. Bali, itong line 2 natin nakakonect lang yan dito sa ating running. Kung gusto nyong malaman kung alin dyan yung running, yung common at starting, meron tayong ginawang video para dyan. Panoorin nyo na lang para mas maintindihan nyo rin. Bali, kung mapapansin nyo, yung ating OLP at relay directo lang nakakonect dito sa ating plug. Bali, wala pa ako na ilalagay na thermostat, pero kung maglalagay ako nyan, ang magiging connection yan dito sa part na to, dahil yung terminal ng thermostat ay dalawa, para siya lang yung magiging switch natin dito para gumana yung ating compressor. At kapag na-reach niya naman yung lamig, ikakat niya yung linya na to
para mag-off naman yung ating compressor. Ngayon na nakita natin yung actual unit natin, proceed tayo din sa main topic natin na kung paano ba mag-check ng coil type non-inverter refrigerator. Sa pag-check ng non-inverter na unit, unang dapat nating ma-check ay kung okay, ay kung gumagana itong ating compressor. Dahil sabi nga kanina, bago mangyari yung cycle na sinasabi natin kanina na ipinaliwanag natin, dapat gumagana muna to. Ngayon, kung halimbawa hindi gumagana itong ating compressor, i-unplug natin at i-check natin itong part na to. Una, i-check natin yung thermostat. Dapat kapag pinihit natin siya clockwise at yung dalawang terminal na makikita nyo na pinagkoconnectahan ng wire na galing sa line at nung papuntang compressor, dapat magkaroon yan ng contact. Dapat shorted man lang yan. Kapag once na open yan, kahit na naka agad ka ng clockwise, nakapihit ka pa clockwise at wala yung contact sa tester mo, hindi nag-reading, sabihin sira itong thermostat mo kaya hindi gumagana yung compressor. Yan, halimbawa okay ito, ito naman, i-check mo itong OLP. Itong pinaglalagyan ng wire at itong nakakabit sa ating compressor, dapat normally close yan, dapat shorted ang reading mo dyan. Once na open yan, ibig sabihin sira na to, hindi rin gagana yung compressor mo. Ngayon yung relay naman, baling relay natin, kapag tinester natin, dapat may makuha tayong resistance reading. Once na mag-open yan, ibig sabihin, sira na rin yan. Pero madalas, ang ginagawa ko nyan, lagi ako may dalang ganitong relay na pan-testing. Kasi minsan, ito, matitest nyo na good. Pero pag nakasalpak na siya, pag na-supply na siya, sira pala. Papakita na rin natin itong OLP. Yan, yung OLP natin, dapat ang reading niyan shorted. Ibig sabihin, good yan. Kapag na-check na natin yung thermostat, yung OLP, at yung relay, at na-check na rin natin na may contact naman itong ating line, itong wire ng ating plug, ay good din. So, natin i-check yung compressor. I-check natin kung shorted na ba yung terminal or grounded. Once na shorted yan or grounded, huwag nyo nang isaksak. Dahil pwedeng pumutok yan at maisisi pa sa inyo ni customer o kaya ay madisgrasya pa kayo. Bali, paalala ko ulit na meron tayong video kung paano mag-check ng ating compressor. Pwede niyong panoorin na lang yan pagkatapos niyong panoorin itong ating video. Ngayon, assuming na good itong compressor, good lahat itong pyesa natin, gumagana yan, pero wala pa rin lamig.
doon na papasok yung maaring problema natin dito sa ating system. Halimbawa, naabutan nyo sa bahay ni customer etong evaporator, nakita yung compartment, hindi pantay yung pagkakayelo. Halimbawa, yung taas at ibaba lang. Halimbawa, ito yung ating freezer. Ang yelo niya ay nandito lang at nandito. Pero itong part na to, wala. Maaring ang problema niyan, clog. Ang pwede natin gawin dyan ay flushing. Ipa-flushing natin itong system, evaporator natin. At itong filter natin, mas maganda na palitan na rin natin ng bago. At pwede rin na maging problema niyan kung halimbawa naman, hindi talaga siya nagyelo. Ang maaari problema niyan ay leak. Ibig sabihin, wala ng freon or wala ng refrigerant na umiikot dito sa ating system. Pwede natin gawin na ililik test natin itong buong system na to. Ire-reprocess na rin. Ngayon pag nakita natin yung leak, kung kayang hinangin, then flushing, vacuum, tapos pwede natin siyang kargahan ng refrigerant. Bali, yun lang sana. May naisira ako kahit konting idea sa mga technician na nagsisimula pa lang. Maraming salamat po.